kaumpiyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ilang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal na ito mani wala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Mang ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pagpapasalamat ni Sister Lina Taginot at ang kanyang pamilya, Philip and Lina Marzon and family, Dantes and Salas family. Ganon din ang special na intensyon ni Angela Mercado Taginot at para sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Ricardo Diaz, Catalina, Antonio Abong, Lovell Patriarca at lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Ngayon po ay Sabado sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dennis Castillo OAR kasama sina Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR, Reverend Father Mark Ryan Prado, OAR, at Brother Jonathan Hamero, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at espiritu. Aleluya. Magsiupo ang lahat. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod, ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumarain. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin.
Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagag. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y tingin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig, iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusi, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at Espiritu. Alleluia. Panginoon, naitayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok na banal. Alleluia. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, ikaw na lumikha ng lahat ng bagay, sa pamamagitan ng iyong salita, sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamahalaan ang daigdig ng may kabanalan at katuwiran at pairalin ang katarungan ng may katapatan. Bahaginan mo ako ng karanungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga likod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano iyong paiiraling. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa, sapagkat kaharap siya ng likhain mo ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at naaayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon siya'y sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa at ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay, papatnubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, naitayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok na banal. Alleluia. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alleluia. Purihin ng Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alleluia. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayon, ang kasalanat kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hudiya, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Inias. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Si Inias, ani ni Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig, ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman, may isang alagad na babae. Ang pangalay, Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kahalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nanangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas. Nung ito'y nabubuhay pa, pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at nang naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay pa. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng paon may pananaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo po ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat panoong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Na sa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay, na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po sa ating mga pagbasa, nakita natin kung paano kumilos o kumikilos yung Espiritu Santo sa buhay ng simbahan. Halos sa lahat ng aspeto ng buhay ng simbahan, no, yung Espiritu Santo po ang gumagalaw, no? Nakita natin sa unang pagbasa, no? Yung trabaho ng mga apostol, no? Ni Pedro, yung kanilang kapangyarihang pagpapagaling, no? Kung saan sila dadalin. Lahat po yan ay dahil sa gabay ng Espiritu Santo. At doon naman sa ating Ebanghelyo, no? Kita natin kung paano pinatatag ng Espiritu Santo yung mga sumusunod, yung mga tunay na sumusunod kay Kristo. No, ngayon po pinapaalalahanan tayo, no, na maging bukas sa tawag at paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Sa ating Ebanghelyo nakita natin kung paano nahati yung simbahan, di ba? Napakaraming disipulo ni Kristo, napakaraming naniniwala sa kanya. Ngunit, no, sa kabila nun, kabila ng mga milagro, sa kabila ng lahat ng kanyang tinuro, no, iilan na lang ang natira at sumunod sa kanya, di ba? Maririnig din natin, no, na parang alam na ng Diyos kung sino yung matitira at kung sino yung aalis, di ba? No, marami ang
magsasabi na siguro may mga ginawa ang Diyos na taong sadyang makasalanan o sadyang hindi nakakakita sa katotohanan. No? Kumbaga parang naitakda na na sila ay hindi maliligtas. Kumbaga naitakda na nung pinanganak ka kung ikaw ay maliligtas o hindi. No? Hindi po ganun. Hindi totoo yun, no? Merong mga maliligtas dahil sa kanilang sariling pagpili. At merong maliligtas o merong pupunta sa impyerno, no? Dahil sa katigasan ng puso. Nakita natin yung mga nawala sa piling ng Diyos, no? Kumbaga talagang parang hindi naman talaga nila alam kung ano ang kanilang pinipili, di ba? Yung Diyos na gumawa sa atin, no? Pinapangalagaan niya na tayo ay palaging maging malaya. Hindi dahil ginawa ka ng Diyos para pumunta sa impyerno. Hindi po. No? Nariyan palagi ang Espiritu Santo. No? Kaya tayo pupunta sa kung saan dahil hindi natin tinatanggap ang regalo ng Diyos na Espiritu Santo sa ating buhay. Totoo, no? Alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas at kung sino yung hindi. Hindi dahil ginawa niya yon, pero alam niya yon dahil alam niya kung ano yung laman ng ating puso. At siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang isang mahalang bagay dyan, laging nirerespeto ng Diyos yung ating desisyon. Hindi kanya mapipilit kung ano ang iyong desisyon. Kaya nga sa huli, anong sabi niya kay Pedro? Kung mapapansin niyo, sasama din ba kayo sa kanila? Iiwan niyo din ba ako? Di ba? Ikaw ang buhay. Di ba? Ganito po no, sa ating pananampalataya. Dapat lagi tayong bukas sa Espiritu Santo. Sino ba yung mga umalis sa pananampalataya? Sino ba yung mga yon? At sino ba yung mga naiwan? No, unang-una yung mga naiwan, yun yung mga bukas ang mata. Nakita nila yung gawa ni Kristo, hindi naman mahirap eh. Makikita mo lang na kumikilos si Kristo sa buhay ng simbahan, no? Alam mo na siya ang Diyos. Makikita mo yung grasya at yung espiritu na gumagalaw sa sarili mong buhay. Nako, hindi mahirap magdesisyon. Pero yung mga hindi naligtas, yung mga tumiwalag, sila yung mga nakatali sa nakaraan. Nakita nila kung paano kumilos si Kristo pero bulag pa rin sila. Hello? Hi? Bulag pa rin sila. Andyan na, gumagalaw na, nasa harapan na nila si Kristo, pero hindi pa rin nila nakikita dahil sa pride, sa katamaran, sa pride, no? At sadyang katangahan na lang siguro. No? Kasi, di ba? No? Ang tao, kung di mo alam kung saan ka pupunta, pupunta ka kung saan gumagalaw yung nakakarami. Di ba? Saan ako pupunta? Ay, napakarami nila doon, lilipat ako doon sa madami, no? Sinusunod nila yung kanilang mga dating leader na galit kay Kristo. Ah, eto si Bossing. Eto si yung leader namin. Ayaw kay Kristo. Eh, doon na lang ako. Di ba? Oh, ang dami nila. Doon na lang ako. No? Iniwan na nila si Pedro. Iniwan na nila yung mga tunay na alagad. Despite nakita nila kung paano magligtas ang ating Panginoon. Hindi lang naman po ito sa magagamit natin sa ating pananampalataya. Magagamit din natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Dapat tandaan natin, ang Diyos, ang Espiritu Santo, nirirespeto ang ating desisyon. Hindi yan papakialaman ng Diyos. No? Gagabayad ka, pero at the end of the line, ikaw pa rin ang magdi-decide. No? Kaya naman meron nagsasabi,
Yung simbahan po, Father, meron siyang kandidato. No? Ganitong kulay, ganito, ganito, ini-endorso ng pare. No? Hindi po yan ini-endorso ng simbahan. Walang ini-endorso ang simbahan. Walang party na ini-endorse ang simbahan. Yung mga nakikita niyong mga pare na nag-i-endorse, ewan ko kung anong nakain nila. No? Kami, hindi kami mag-endorse dahil naniniwala pa rin kaming gumagalaw ang Espiritu Santo sa bawat tao. At gaya ng Diyos, no, wala kaming magagawa kundi irespeto kung ano ang inyong mga desisyon. No? Ngayon naman, no? Di ba? Yung iba sa atin, di rin alam kung sino ang iboboto. Di ba? Uy, si Father, nagsalita na tungkol sa eleksyon. Di ba? Dito natin, dito sa Ebanghelyo, makikita natin napakarami. Napakaraming sumasali sa ganito, ganitong kulay, bukas, iba na naman ang kanyang kulay. No? Tinitingnan nila, sino ba ang pinakamaraming supporters? Doon na lang sila susuporta. Tama, mali? Tama. Ano ba ang, sino ba ang kandidato ng tatay ko? No? Susundin natin. Di ba? O, sino ba ang kandidato ni bossing? No? Para ma-please yung ating mga bossing sa buhay, sa trabaho. No? Ay, Lenny pala si bossing para ma-promote ako. Ay, sorry. No? Sabi, Lenny na rin ako. Di ba? Or bongbong na rin ako. Minsan, ganun tayo eh. Tama, mali? Tama. Hindi tayo nag-iisip. Hindi tayo nag-iisip. Gumapilit, gumagalaw yung Espiritu Santo sa atin, pero sarado tayo. Ginagawa nating tanga yung ating sarili. No? Ngayon, no? Parang eleksyon yung mangyayari. No? Nangyari doon sa ating Ebanghelyo. At ngayon, makikita rin natin, darating yung eleksyon kailan? Sa Lunes. Di ba? Makikita natin kung sino sa pula, kung sino sa itim, kung sino sa puti. Di ba? Kung sino sa pink, kung sino sa green. Pero gamitin natin yung ating puso. Buksan natin yung ating mga mata. At higit sa lahat, buksan natin yung sarili natin sa Espiritu Santo. Huwag niyong tingnan yung mga katabi niyo kung saan sila pupunta. Matuto tayong manindigan. Yun yung mahalaga. Wala nang naninindigan ngayon. No, pwede sa pula, pwede sa green, di ba? Kasi hindi niya pa sinisiyasat yung kanyang puso. No, ito yung tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon. No, hindi lang sa pananampalataya, no? Yung paninindigan natin sa ating pananampalataya, hindi lang dito natin magagamit, no? Pati sa election, no? Pati sa mga malalaking desisyon sa ating buhay. Huwag tayong matakot, no? Manindigan tayo. Sino ba ang sinasabi, no? O binubulong ng Espiritu sa iyo, no? Sino ba ang gusto mo? No? Kahit sino po. Kahit sino. Wala kaming ini-endorse. Ang simbahan, walang ini-endorse. No? Tingnan nyo ang puso nyo. Tingnan nyo kung anong nangyari sa bansa. Di ba? Buksan natin yung ating mga mata at mamili kayo. Pero unang-una, anong dapat natin gawin? Manalangin. Manalangin ng mabuti na sa ating pagpili, nasa puso natin ang Diyos. No? Magsitayo po tayo lang. Inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak.
Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga mapayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay, wala kaming patutunguhan kundi sa kanya. Inihalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kulugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kulugdan ng mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos na kabiyak na puso niya, si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyas sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lord,
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo ang lahat. Namatay si Kristo at bumangal mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang hianda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay. Upang siya ang maging Panginoon
ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Regina Celi, Laetare, Alleluia, Ia, que meruisti portare, Alleluia, Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, Alleluia. Ut dignificemur promissionibus Christi, Alleluia. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, cui gloriosae Virginis Matris Mare corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaco lumi viscimerere tu. Espiritu Sancto cooperanti preparasti, Daut cuius cum ebrasione laetamur, eius pia intercessione ab insantibus malis et a morta perpetua liberemur. Deus, qui corda fidelum sancto spiritus illercessione docuisti, da nobis in iodem spiritu recta sapere, et eius consolatione gaudere, concede nobis quesumus omnipotens Deus, Santi Patris, Sossi Agostini, Devoto, Commemorazione, Gaudere, Cuius Patricino, Salvare, Te Auxiliante, Confidimus, Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Quesumus dominis meritis adiubemur, ut quod possibilitas ossum adoptinet eius nobis intercessione donetur. Ecclesiae tui quesumus domini preces placatus adbite, ut destructis adversitatibus et erroribus universis securatibis ebiat libertate. Omnipotens sempiterne Deus, salus aeterna credentium, exodi nos pros pomulis tui infermis proquibus, misericordiae tui imploramus auxilium, od redita sibi sanitate gratiarum tibi in ecclesia tua referat actiones. Deus, qui transulisti patres nostros per mare rubrum, et transvexisti eius per aquam nimiam, laudem tui nominis cantantes te supplicite repercamur, ut in navi famulus tuus repulsis adversitatibus, porto semper optabili corsuque tranquillo tui aris, per Christum Dominum Nostrum.
Blessing, no? Meron tayo, baka may mga nakikita kayo dyan na mga bisita, no? Mga bagong muka na parang nagsushooting, no? Nagpapalipat ng helicopter, no? Na maliit. Sila po ay tumutulong sa atin at nagbigay ng munting regalo na i-document, no? Magkaroon ng video production na para maipamahagi yung kasaysayan ng ating simbahan, no? Para ma-promote din yung simbahan natin sa iba't ibang lugar. Huwag po kayong matakot, no? Mga bisita natin sila. I-welcome po natin sila, no? Iparamdam natin yung init ng pag-welcome ng mga taga-Tondo, no? Nandiyan lang sila, naglalakad-lakad, may hawak na camera, may kumisa nasa itaas, no? Sila po ay kumukuha ng mga video footage para magamit sa ating video production para sa piyesta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At tanggapin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Okay na? Mga panalangin sa Nobina. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panimulang panalangin. O mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ako'y dumudulog sa iyo upang papurihan ang lahat ng katangian mo bilang Ina ng Diyos, Anak na nagkakatawang tao, at upang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang tinanggap ko sa Diyos sa iyong pamamagitan. Isinasamo ko rin na sa paglapit ko sa iyo ay titingnan mo ang mga mata mong maawain, ang mga pangangailangan ko na siya rin dahilan ng paggawa ko ng lubinang ito, at upang maging karapat-dapat ako sa biyaya ng Diyos, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan at nagtitikang hindi na muling magkakasala sa tulong ng Kanyang banal na grasya. O Maria, pinaglihing walang kasalanan, panalangin mo kami sa iyong dumudulog. Pagsisisi. Panginoong kong Hesukristo, ako'y nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako'y nagtitika na di na muling magkakasala at lalian ko ng lahat ng tao, lugar at bagay na maghuhulog sa akin ng sa tukso. Nangangako akong manatili sa iyong biyaya upang maging marapat sa pag-aaruga ng iyong Ina, ang Mahal na Birhen, at nang makarating ako sa iyong sinapupunan sa langit. Amen. Panalangin sa araw-araw sa Birhen ng Kapayapaan. O kalinis-linisang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo ako upang magkamit ng liwanag ng pag-iisip at nang makilala ko ang kadakilaan ng Diyos at mga katangian mo. Ako'y dumudulog sa iyo ng buong kababaan ng loob sapagkat ako'y isang makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at awa, ako'y magiging karapat-dapat sa biyaya ng iyong Anak na si Jesus. Ipakamit mo rin sa akin ang kapayapaan ng aking budhi at ang kapayapaan sa aking angkan at lipunan. Ang tunay na kapayapaan na hindi may gagawad ng mundo, kundi manggagaling lamang sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at sa aking paglalakbay sa daigdig nito ng bayang kahapis-hapis. Sinasamo kong ikaw, o mahal na Ina, ang siya kong maging tanglaw at gabay upang masunod ko ang mga utos ng Diyos at ng Santa Iglesia, at matupad ko rin ang aking mga tungkulin bilang Kristiyano sa aking sarili at sa aking kapwa, alang-alang kay Hesukristo ang aming Panginoon. Sa Imaculada Concepcion, O Maria, ipinaglilihing walang kasalanang orihinal, liryo ng kalinisan, binabati kita sapagkat sa unang sandali ng paglilihi sa iyo ay napupuno ka ng grasya. Pinasasalamatan ko at sinasamba ang Santisima Trinidad dahil sa dakilang karangalang ipinagkalooban sa iyo. At ako ngayon ay nasa iyong harapan upang makabihagi ng iyong mga biyaya. Sa iyo, o mahal na Ina, ay inilagak ko ang buong pananalig at sinasamo ko na ako'y iyong ipagsanggalang sa lahat ng mga panganib sa katawan at kaluluwa, lalong-lalo na laban sa mga tukso. Huwag mo akong pabayaan, aking Ina, sapagkat kung hindi mo ako aampunin, ay mapapahamak ang aking kaligtasan. Nangangako akong manatiling buhay sa grasya sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong mga gawang kabanalan. Alang-alang sa iyong katangiang Imakulada Konsepsyon, hinihiling ko na ipagkaloob sa akin ang tanging biyayang hinahangad kong kanta sa pagsisiyam na ito, alang-alang sa Panginoon. Page 11, ikalawang araw.
Rena at Panginoon ng mga Arkanghelis na may katungkulang magmalasakit sa kapurihan ng Diyos at kagalingan ng tao, isinasamo ko sa iyo alang-alang sa mga karapatan ng marangal ng Espiritong ito na hingi mo sa Diyos ang kagalingan walang katapusan ng aking kaluluwa. Mangyaring hatid mo ako sa buhay na walang hanggan, na ni siyang huling hantungan ng aking buhay, at siya rin namang ninanais ng iyong anak na si Jesus, sapagkat dahil dito'y nabuo siya ng dugo at namatay sa cross. O mahal na ina, pakinggan mo ako at ipagkamit mo sa aking pagkatao ang biyayang ninanasa ko sa pagsisiyam na ito. Siya nawa. Magandang umaga po, mahal na amang makapangyayari sa lahat. Panginoong Hesukristo, Diyos na totoo, tao namang totoo, Inang Birheng Maria, ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, pinupuri, pinasasalamatan ka namin. Itinataas po namin sa inyo ang kapayapaan ng buong mundo, lalo't higit ang kapayapaan ng bansang Ukraine at Russia at ang aming bansa. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga pagkukulang pagkakasala. Salamat, mahal na Ama. Salamat sa lahat ng mga biyaya, biyaya ng buhay. Ganon din itinataas po namin sa inyo ang mga intensyon ng aming Santo Papa, mga intensyon ng aming mga obispo, mga kaparian, lalo't higit ang mga kaparian namin dito sa Dilpan. Itinataas din po namin ang mga intensyon ng bawat organisasyon ng aming parokya, mga intensyon ng aming mga bawat sarili, sa lahat na nandito, naway ipagkaloob niyo po ito kung ito po'y para sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang lahat ng may mga karamdaman, lalo't higit ang mga karamdaman ng COVID-19. Ganon din itinataas po namin muli sa inyo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang mga kaluluwa na walang nakaalaala. Hinihiling namin po ito sa pangalan mo, kasama ng Inang Birheng Maria, ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Amen. Page 22, page 10. O Mariang, ipinaglihing walang kasalanang orihinal, ipanalangin mo kami sa iyong dumudulog. O Mariang, ipinaglihing walang kasalanang orihinal, ipanalangin mo kami sa iyong dumudulog. O Mariang, ipinaglihing walang kasalanang orihinal, ipanalangin mo kami sa iyong dumudulog. O Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo ako. Page 22. Pagpupuri, pagdakila sa Mahal na Birhen ng Kapayapaan, ang lugod sa kalangitan, bukal sa pusong timtiman, ikaw po ang ginagalang Birhen ng Kapayapaan. Ang simbahan mo pong ito ay bunga ng pag-ibig sa iyo at aliw ng madlang tao na sa iyo ay dumadalo. Ikaw aming saklolo na panlaban sa demonyo. Ikaw po'y ginagalang o Birhen ng Kapayapaan. Ang mga alagad ni Kristo sa lahat ng biyaya mo, nakilalang totoo, ang awa mo ay natamo, balang taong nasok dito, na tanang mga Kristiyano. Ikaw po'y ginagalang o Birhen ng Kapayapaan. Alin kundi ang tulong mo sa kay Jacinto Bernardo, sa kamatayang totoo, nagsanggalat sumaklolo, natanyag sa buong mundo ang buong mong milagro. Ikaw po'y ginagalang o Birhen ng Kapayapaan.
Gayunmang pito ang sugat na sa kamatayan ay dapat. Sa madlang dalit at hirap, siya'y tunay na kailag. Ikaw nga ang naggawad ng kanyang naging lunas. Ikaw po ay ginagalang o biren ng kapayapaan. Ganap ng 200 dipang kanyang dinaanan. Sa silangang karagatan ng gabing siya'y sugatan. Gayon ang kanyang isipan na wala ngang pagkukulang. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Isang bata sa angguno sa ilog ay napadayo. Di na luno, di na ano, sa awang iyong saklulo, na nahayag na totoo sa raming mga tao. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Isang Dominiko naman na may lagnat sa katawan, sa laki mo pong kawaan, nagmisa kinabukasan. Dito'y pinangangilasan, dakilang kapangyarihan. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Isa namang malapit na sa hukay pagtawag niya. Sa awa mo po ay sumigla. Nakabangon kapag daka. Marami ang nakakita sa gawa mong ubod ganda. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Mga bulag, 10 pilay at mga lumpong lupaypay. Pagkatanaw, pagkasilay, sa mukha mo'y nagtagumpay. Kaya't atin ang isaysay ang sa birhing kaawaan. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Kahit malayong totoo ang bundok ng Antipolo, sasalo nga rin ang tao pagdalaw lamang sa iyo. Kaya nga't kaawaan mo ang lahat ng mga ito. Ikaw po'y ginagalang o birhen ng kapayapaan. Page 30. Tayo'y manalangin. O Diyos na sa paghahanda ng isang marapat na tahanan ng iyong anak na si Jesucristo, ay hinirang mo si Maria na ipinaglilihing di narumisan ng kasalanang orihinal. Isinasamo namin alang-alang sa makarapatan ng pagtitiis, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng iyong anak at alang-alang din sa kapurihan ito ng iyong ina, ay pakamtan mo kami ng biyaya na makarating sa inyong harapan sa langit kasama ni Maria at ni Jesucristong kanyang anak at aming Panginoon siya nawa. Page 10. Pangwakas na panalangin. Alalahanin mo, birheng maawaing totoo, na kailanman ay wala pang lumapit sa iyo upang pasaklolo o humingi ng iyong tulong na di mo kinaawaan. Kaya sa pananalig kong ito, ako'y dumudulog sa iyong kamahalan o birhen ng mga birhen at aking ina na walang taglay kundi mga karainan at pananalig. Mahal na ina, huwag mong walang bahala ang aking mga hibig. Bagkus ipakita mo ang iyong pagkaawa at malaking nais, pakinggan at lingapin ang aking mga pagdaing at buong pag-iliw na ipagkaloob mo ang aking kahilingan sa pagsisiyam na ito. Siyano. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba po, Santa Maria, Hari, ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at kakamisan. Ay, Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak na Eva.
Ikaw rin ang pinagbuntong hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kapis-apis. Ayaba, pintakasik ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos, yaring pagpanaw sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, mawain at maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami sa na ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang umaga po. Bukas po, alas 4 ang nobina. CFC. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.